Chill lang tayo today guys kasi kaninang umaga pag-ising ko medyo masama yung pakiramdam ko para akong magkakasakit. Pero buti na lang ngayong hapon medyo nagkaroon ako ng lakas ng loob mag-shoot. So ngayon ay itutuloy natin ang Hans Daily Fashion kasi nga dapat everyday ay meron tayong bagong video at meron din kayong bagong natututunan. So ito guys ang ating QA Wednesdays or tinatawag nating Gotta Ask Hans. Sa QA Wednesdays guys ay pwede kayong magtanong ng kahit anong mga fashion related questions. Kung meron kayong mga tips and tricks, mga hacks na gustong malaman or mga fashion problems na nahihirapan kayong mag-decide kung halimbawa kung anong dapat isuot sa ganito, ganyan. Dito lang natin yan sa QA Wednesday sasagutin. So guys, abangan nyo lang lagi yung story ko sa IG kapag humingi ako ng questions kasi meron doon question box. So doon nyo lang ilalagay yung questions nyo. Kaya i-follow nyo na ako at Handsomeness. So, huwag na nating patagalin pa. Our first question for today's QA Wednesdays ay galing kay at Renz MCSPC. Renz MCSPC. Yeezy 350 V2s or 700? So, hindi ko sure kung ang tinutukoy mo dito ay yung 700 V2s versus yung 700 V3s. Pero kung yung V3s, I definitely go for the V3s based sa design pa lang niya. Napakaganda ng style niya. Very minimal yung itsura. Pero at the same time, may something sa kanya na nakaka-attract talaga siyang tingnan. And yung structure niya, sobrang ganda. Pero kung ang tinutukoy mo ay 700 V2s, so we are left with the 350 V2s versus 700 V2s. If I'm going to choose, mas pipiliin ko yung 700 V2s kasi for me, it's more fashion forward. Mas maganda yung dating niya, mas chunky. Kasi as you all know, mahilig ako sa chunkier shoes. So, mas masusuot ko yun yung 700 V2s. Pero kung ikaw, advice ko sa your Renz, if you're planning to buy, think of these factors na kung halimbawa, bibilin mo siya dahil mas gusto mo magsuot, mas gusto mo siyang ibagay sa outfits mo. Mas madaling ibagay yung 350s kasi although yung design niya masyadong kakaiba, like nung una pang na-release yung 350s ng mga version 1, masyadong kakaiba siya pero madali siyang i-partner kasi sa outfit para mag shorts ka lang, shirt 350s maganda siyang tingnan, mag shirt ka lang maong 350s maganda siyang tingnan. So same way with the V2s, mas maganda pa nga yung shape ng V2s actually kasi dun sa naunang 350s. So regarding style, versatility, mas madaling bagayan yung 350 V2s. Pero if you're more fashion forward and you're buying kasi plano mo sigurong ibenta according sa StockX, kung isi-search natin dito sa StockX yung Yeezy 350 V2s, mapansin natin na yung siguro yung average price niya ay nasa 300 kasi may mga nasa 260, meron din mga nasa 400. So, sabihin natin nasa 300 yung average price. Wherein, kung compare natin siya sa Yeezy 700 V2, ang makikita natin na average price niya ay nasa 400. Or kung tutusin nga, pwede pa siyang pumalo ng 500 kasi nga meron tayo ditong nakikita yung V2 static nasa 725 yung lowest ask. So, mas mahal mo siya mabibenta. If you're planning to resell, mas okay na bilhin mo yung V2 kung mabibili mo siya ng mall price. Pero kung bibilin mo rin naman siya ng reseller's price, siguro mas okay na rin yung 350 kasi mas madali siyang bagayan and hype pa rin naman siya kasi Yeezy siya. And as we all know, very comfortable yon kasi nga boost siya. Although hindi pa ako nakatry ng Yeezy, pero nakatry na ako ng Boost kasi meron din ako dito nung Boost You Wear version 2. Very comfortable siya, so ganun din, same way with the Yeezys. Our next question guys for today is from at Vincent RFL. So sabi niya, any jewelry or accessories essentials for men? For me, ang pinaka-essential talaga na accessory sa lalaki ay watch. So bilang isang stylish Filipino man, kailangan meron tayong watch. Ang importante, meron kayong leather watch and meron din kayo nung steel watch. Maganda siyang gamitin kapag poporma kayo anytime. Pwede niyong gamitin for casual wear or pwede niyo ring i-dress up for more formal occasions. Pero guys, I suggest wag na wag kayong gagamit ng mga rubber watches kasi unless bata pa kayo, pwede kayong mag-ganoon. Pero kung you're a grown-up man na, dito na kayo, mag-stick na kayo dito sa two essential watches. Makikita nyo, medyo sira na yung leather watch ko from Tomato Time. So, Tomato Time baka naman. And this one, yung stainless steel watch ko nga, it's a black watch from Fossil. And another accessory na very important for men, for me, ay rings. If you have a ring, kahit halimbawa, very plain yung suot mo and wala kang watch, wala kang kahit ano, pero may suot kang ring, automatic mas maganda ng tingnan, mas stylish ka ng tingnan compared sa iba. And of course guys, mas madaling pumorma at i-elevate yung outfits nyo kung meron kayong bracelets. So ito, very simple choice of bracelets. Meron tayo ditong silver chain bracelet or meron tayong silver bangle. So nasa sa inyo na kung ano yung mas gusto nyo. Ito ginagamit ko more on the casual wear. Kapag lalabas lang, gusto ko lang medyo maporma ng konti ito. Pero kung gusto ko na mas elegant, mas classy yung dating, ito yung isusuot ko, itong ating silver bangle from Silverworks na parang yung style
style niya parang Cartier. So, very, very premium yung itsura niya. And syempre guys, para mas elevated yung look nyo, kung halimbawa mahilig lang kayo mag-shirt, pwedeng-pwedeng meron kayong necklace. Gagawa rin ako ng dedicated video about accessories kasi ipapakita ko yung necklace. And syempre dahil jewelry designer ako, nahilig din ako sa hikaw. So, papakita ko rin sa video na gagawin ko yung iba't ibang klase ng hikaw na meron ako and may isasuggest kong gamitin nyo para mas ma-elevate nyo yung style nyo. And ito guys, konting sneak peek lang sa earrings na ginagamit ko. And of course, if you are a stylish guy, kailangan mo ng shades. Ito yung isa sa mga accessories na dapat meron ka lagi, especially kapag summer or maaraw, kailangan may shades ka para mas maganda yung dating. Pero mai-relate ko to sa sinabi ni Daniela sa Daniela's Diary kasi may sinabi siya doon about fashion and transportation dito sa Philippines na mahirap pumorma ng todo kapag sasakay ka lang naman ng jeep. Para sa ating mga normal Filipino citizens, mahirap pumorma ng sobra kasi nga wala naman tayong sasakyan. So para magkasasakyan ako guys, mag-subscribe na kayo para makabili tayo ng kotse at yun na yung next nating gagawa ng video. Pero for now, itong shades, mas magagamit mo siya kapag maglalakad-lakad ka lang. Pero kasi kapag nasa jeep ka, hindi ko sure. And especially kapag yung mga outfits na madalas kong suot, yung mga naka-formal wear, mga very smart, mahirap siyang i-commute. Pero ito, shades, dapat meron kayong magandang shades. And syempre, mas basic to guys at mas magagamit nyo. I recommend trying out black pair of sunglasses kasi mas madali siyang gamitin, mas versatile siya. And again, kahit sobrang mura lang niya, 49 pesos lang to sa Shopee, very premium yung dating. Guys, if you are currently liking the video, hit the like button, subscribe to the channel, share this video to your friends para mas marami pang tao ang makapagtanong dito sa ating Gotta Ask Hans. And of course, follow me on IG at Hansomeness kasi doon ako guys nagsishare ng recent nangyayari sa buhay ko, mga updates regarding sa videos na ginagawa natin dito sa channel. And of course, doon rin kayo pwede mag-send ng OOTD para sa ating upcoming episodes ng Hansabik. Every Friday yan, nag-rate ako at nag-judge ng outfits ng subscribers. So mag-submit na rin kayo doon sa aking IG at Hansomeness or pwede rin kayo mag-send sa ating Facebook page na Hans Daily Fashion. And guys, last question for today's episode kasi medyo mahirap mag-edit na medyo masama yung pakiramdam kaya maiksi lang tayo ngayon. Next question is from at Erk Robert, favorite or top 3 Filipino designer? Since nasa design field ako guys, hindi naman necessary siguro na related sa fashion yung design pero I'll try. First designer, Christine D. She's a jewelry designer. Sa kanya ako nag-internship nung college, nung nag-jewelry design ako, and na-continue pa yon hanggang 4th year sa kanya na ako nag-work. So I was able to have the chance to work while studying. So marami kong natutunan sa kanya regarding jewelry design. And since alam niya naman na nag-design talaga ako ng jewelry, I've won awards na rin from Singapore, from Philippines sa jewelry design. Gustong-gusto ko yung designs niya, and marami nga talaga ako natutunan. And next naman, Sir Jing Goy. He's a brutal list naman. He's a contemporary designer so nagde-design siya ng malalaking pang-decorate, pang-display, especially sa mga hotels guys. So big time to si Sir Jing Goy. Another reason pa kasi gustong-gusto niya ng black. Actually, siya yung may-ari ng tinatawag na black house. So hopefully someday makapunta rin ako sa black house, makabisita ako and makapag-shoot tayo dyan, sir. Team black tayo, team black. And of course, last but definitely not the least, Sir Bang. He's a fashion designer and nagde-design siya ng shirts. Nagde-design rin siya ng pieces for his own fashion shows. Nagde-design din siya ng furniture. Lahat-lahat. So, working with him, I was able to improve a lot of my skill set from designing sa fashion to furniture up to branding and of course, sa styling kasi he's one of the best Filipino celebrity stylists. So, nag-style rin siya kina James Reid, Sarah. So, I was able to witness din kung ano yung mga pinagagawa at kung gaano ka nakakapagod yung pag-style ng celebrities. So yeah, I hope you learned a lot today. Sana nagustuhan niyo yung mga sagot ko sa tanong. And of course guys, kung meron din kayong mga katanungan, feel free to send me your questions sa aking IG. Kapag meron akong question box, ilagay niyo lang doon. So that's it for me today guys. See you on the next one. Peace.